Former Vice President Lenny Robredo, sukdulan ng kayabangan nung matapos ng kanyang termo bilang Peking Vice President dahil nakuha niyang highest rating ng nasa COA. Lenny, parang binagyot sinupalpal dahil binistong bagong COA sa mga pinaggagawa niya. Pero bago natin umpisa ng topic mga kapatid, kung di pa kayo napag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated po kayo sa bagong video dito sa Pilipinas. Magugunitang masayang pinagyabang at binahagi ni Lenny Robredo sa Twitter account niya na matapos niyang termino bilang Vice President na may highest rating sa COA. We were granted unqualified opinion by the Commission on Audit for the fourth straight years 2018-2021. What a fitting exclamation point to the 6 years at the OBP. End quote. Ngayon binisto na ng matinding hagupit at kahihiyan na natamom niya mula sa matatalinong vlogger. So guys, ito po pag-usapan po natin kasi po nang gagalaiti. Inis na inis ang ilang kakampings dahil sa balitang ito. Kasi po for the last 4 years, ang laging niyayabang ng mga supporters ni VP Lenny ay yung kanilang unqualified opinion mula sa COA. Okay, for 4 years, 4 taon, this is the highest audit rating given to a government agency. Pero ang ibig sabihin lang mayo, kinlarify naman ng COA na it is a statement that expresses na kumpleto yung mga financial statements and prepared in accordance to the standards. Kung maayos yung mga financial statements and ganun. So, okay din naman yun. Okay? O, pero ngayon, ngayon ay fina-flag ngayon ang OVP under VP Lenny ng COA. At ang tinuturong salarin ng mga kampings is none other than yung bagong head ng COA na si Kalida, yung dating Solicitor General. So siya daw ang may kasalanan. So basahin muna natin yung balita pagkatapos mo mag-react tayo. The Commission on Audit said that the OVP under VP Lenny illegally hired a private lawyer as a legal consultant. In a report on the 2021 budget released last week, auditor said the move during the final year of VP Lenny Robredo violated COA rules as the OVP lacked clearance from the COA and the Solicitor General. The audit team added there was no reason for the OVP to hire a legal counsel as it had created a legal affairs division as part of its effort to strengthen the office. So, yan po yung sinabi ng COA. Okay? According po sa kanilang rules. So, sabi ng COA, in view of the lack of written conformity and the acquiescence of the Solicitor General and the written concurrence of COA, and despite having legal officers, payments made to the legal consultant are considered irregular and unnecessary expenditures. So, yun po yung sinabi ng COA. Okay? Yung sabi naman ng OVP, the consultant work as policy advisors as opposed to legal officers who do routine legal services. So yun naman daw yung pinagkaiba. It also said that it had asked the Office of the President for the creation of positions for policy advisors, including a consultant. So dinefend naman ng OVP. O yun, the Office of the President did not act upon the request. So the OVP said it had to resort to a consultancy arrangement. Ayun. However, COA rejected the explanation o saying yung salaries paid to the consultant from January 20 to July 2021 shall be disallowed and those who approve the payment should be held liable for disallowance. Nako. Yung pa yung sinabi ng COA. The COA issued a notice of disallowance on April 2022 which is currently under appeal. O, so yun po ang pinaka-latest dyan po na sinabi sa akin lang ah. Eh, ang nagreklamo ngayon, yung pong mga taga-OVP. Kasi daw si Kalida yung nakaupo. And si Kalida, nilagay nila eh, yung mga banat kay Kalida, merong mga allegations na flag din ng COA before Solicitor General, ito si Kalida. Ngayon, eh parang bumabawi o kaya pinag-iinitan
itong si Lenny Robredo at yung kanyang opisina dati. Hindi ko sure kung ahantong to ito sa kaso o kung ano man o kung gaano kaseryoso yan o baka warning lang o hindi lang ibibigay yung allowance na yun. O pero sa akin, di ba, meron tayong korte para tignan dyan kung ano ba talaga yung sa akin, di ba, kung wala namang nakita yung COA talaga na ano, may nakita eh. Diba? Sa akin, hindi naman natin, nung pabor sa kanila yung labas ng COA, okay sila sa COA. Ngayon na may nahanap sa kanila na irregular, sabihin bias na, tutol na. Diba? So sa akin, harapin na lang din. Kasi ganun talaga. Ganun talaga. Kung merong nakitang pagkakamali yung COA, sila yung nakita. Sila yung, kailangan nilang sagutin at bigyan ng explanation kung bakit na nga nangyari yung gano'n. Actually, hindi lang yun. May isa pa hanapin natin, Kuwa Lenny. Yung sa, pati sa isang proyekto, meron pang isa. Ayun, pati yung use of research funds for COVID response. O, sagutin din natin yun. Kuwa Lenny. COVID funds. Yun pa yung isa. COA flags OVP for the use of 25 million pesos research funds for COVID response. So sabi, dapat sa research yan, ba't daw nagamit sa COVID? So basahin din natin. In its 2021 report, uploaded to its website, yun daw 25 million budget was not utilized for its intended purpose. O yun. So, per review of transactions, it was disclosed that the SRED budget was realigned and utilized doon sa OVP's regular social services, yung COVID-19 projects and other purpose. O the budget was supposed to be used to assess the impact and success of the Angat Buhay program in addressing poverty. O yun, inexplain naman ng OVP, it was unable to obtain feasible proposals from service providers that match the requirements for survey and research activity. While the budget may have not been utilized for its original intended purpose, its actual utilization has achieved a substantial and far more reaching benefit during the pandemic. Maganda naman yung intention ng OVP. Nakita naman natin, nakatulong naman ng pandemic. Ang problema, bawal yata talaga yon. Sinabi nung COA. Ayun, tapos meron din daw deficiency. Yung emergency purchase ng antigen test kits. So based on the report, OVP purchased 22,000 antigen test kits worth 9.9 million pesos. So yun po yung sinabi nung COA. Yun, auditor said there was apparently no urgent reason for the emergency purchase as over 17,000 test kits were used 2 to 8 months from their delivery. So ang hirap po, pinag-iinitan ngayon yung OVP. So hindi ko alam saan papunta itong mga ano na to. Makita po natin, syempre nagreklamo yung mga kampis. Kalidaya, pinag-iinitan kami. Kasi pinag-iinitan din namin, siguro may issue yung mga family, yung mga ganun. O ngayon, binabalikan ngayon sila. Pero yun nga, kung may nakita, kailangan sagutin. Ganun talaga. Kailangan sa gobyerno talaga, by the book, sumunod sa mga batas. So, tingnan po natin. Meron na kailangan, pwede naman nila sagutin po yan lahat. So, sa akin, yan po yung report ng COA. Yan po yung kanilang trabaho. Ginagawa po nila yung kanilang trabaho. Talaga nagagalit lang yung mga kakampings. Kasi nga po, they portray na unqualified opinion na ganun-ganun. Yung pala, meron ding mga activities na parang questionable dito sa bagong COA. Nakatapat sila ng COA na hindi favorable sa kanila. Ganun po talaga ang buhay minsan. Diba? They are saying na naku, baka tatargetin si Lenny o baka ano. Tingnan po natin. Okay? We'll just have to wait and see kung saan po pupunta itong mga findings ng COA na to. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Pag merong bago dito, i-report ko po sa inyo. Tuloy-tuloy po talaga yung away ng dalawang panig. At ngayon nga, nandun sa COA si Kalida. Mukhang talagang nabusisi lahat po ng mga ginagawa po dun sa OVP at lahat ng mga pwedeng makitaan ng irregularity. Ni-report mo kaagad. So, yun po. See you po sa next video po natin. Bye-bye, guys. Para sa inyo, ano ang masasabi nyo tungkol dito? Mag-comment na lang sa baba at huwag kalimutan mag-subscribe para updated po kayo sa may init na balita dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood, mga kapatid.